February 10, 2012, nang dumayo sa Marvel Plata, Argentina, baluarte ng kalaban, ang ating kababayan na tugong Leyte, na si General Casimero alias Cuadro Alas. Kontra sa pambato at pinagmamalaki ng Argentina na si Luis Alberto Lasarte. Si Lasarte ay may kartadang 49 wins, 10 losses, 2 draws, 18 by way of knockout. Sa mga di po nakakakilala at nakakaalam, si Lasarte po ay nasa rank number 1 light flyweight contender ng IBF at rank number 24 sa light flyweight ng WBC. At kilala rin po si Lasarte sa mga illegal punches, loblob, pununtok sa bato na naging dahilan ng pag-disqualify niya at pagkatalo sa mga nakaraang laban niya. Samantala, ang ating kababayan, pambato, na si General Casimero alias Cuadro Alas ay may kartada, 15 wins, 2 losses, at 9 by way of knockout. At nasa rank number 3, light flyweight contender ng IBF, at rank number 33 naman sa light flyweight ng WBC. At ang kanilang paglalabanan ay ang interim IBF junior flyweight title. At kung sino man ang mananalo sa kanila, ay malaki ang tsansa na makakalaban ang IBF regular junior flyweight champion na si Ulysses Solis. Sa mga hindi po nakakala, bago po mabalik ang laban, nabalitaan na ng ating pambato ang isang masalimot na balita. Pumanaw na ang kanyang kapatid na may malubang sakit. Masakit na at nakakanglima. Pinulog na ng lumalitan at ipagpatuloy ang laban. Ginawa ng isolasyon ng kanyang kapatid upang manalo. Kasakin at Berulian ang sino mong makakabiyari sa ibabaw ng lona. Nagsimula na ang unang round. Nagparandom agad ng mabibigat na sinto ang aking kababayan, Daniel Casimero alias Cuadro Alas. Kitang-kita na may balak suwagin, nanini isang toro ang ating kababayan. Nakaiwas ang ating pambato at tumama ang isang suntok na aniwi headbutt daw na inireklamo na tumama sa malbun ng mukha. Sa mga sumunod na round, dito na lalang magpakilala ang mandarayang Lasarte. Kaluwat ka ng suntok sa bato ang ipinaparoon nito sa ating kababayan, General Casimero alias Cuadro Alas. Sa round 3, pinagpatuloy ng mandarayang Lasarte ang kanyang mga signature moves. Niyakap niya si Cuadro Alas na animoy sawa at tinuklaw nung bigla ang suntok sa mukha habang inaawa ng referee. Malaging dahilan ng pagbagsak ng ating pambato sa ibabaw ng ulo. Hindi naluwas ng score ang mandarayang Lasarte. Sa round 4, patuloy pa rin ang mga illegal punches na ano yung ilegal na pinakakawala ng mandarayang Lasarte. At buti naman, sa pagkakataon yun, nawarin niya na ang mandarayang Lasarte. Bago matapos ang round 4, napagamba ng ating kababayan ang gurang na Lasarte. Hinila niya ang ating kababayan at niyakap ang mga paano ito na naging dahilan ng pagkapake dito sa kanya at nagbukang sinipa ito ni Cuadro Alas. Kaya nabawasan ng isang puntos at hindi makapaniwala ang ating kababayan. Sa pagpasok ng round 5, tila sumuntok sa hangin ang matandang Lasarte. Nakatukbalan sa ating kababayan at tumumba sa ibabaw ng lona. Ngunit binulangan ito ng referee na dismaya ang ating kababayan dahil hindi naman tumama ang suntok nito. Nagpatuloy pa din ang signature moves ng gurang na Lasarte. Kinombo ng mistulang balot na binasag
na ninong dalawang magkasundo-sundok ang itlog upang matugman ang katas ng ating kababayan. Gigil na gigil na ang gurang nasa akin. Suwag, sabay suntok ang diskarte na naging dahilan ng pagka-headbutt ng ating kababayan. Sa round 6, dito na nalabas ng gurang nalasarte ang pinakamulupit niyang klas. Kinagat na si Pablo alas sa balitan. Naanin na isang kikaroon na bagong luto sa lutong. Inawat sila ng referee. Sabay sungkit ng isang sinto at naawarin na naman ito ng referee. At nagpatuloy ang laban. At hindi pa rin tumigil ang gurang nalasarte. Patuloy pa rin ang pagsuntok sa batok sa ating kababayan. Gandrel Casimiro, alias Cuadro Alas. At sa wakas, nabawas ang score ang Durang Malasarte. Ngunit hindi naman niya ito nagustuhan. Round number 7. Agresibo pa din si Lasarte. Nangagat na naman, nakilay na sa laban sa Chicharon ang Durang Malasarte. Napanguli na lang ang ating kababayan. Sa round 9, nagpatuloy pa rin ang mga suntok sa batok ng Durang Malasarte. Kaya hindi na napigilan ang ating kababayan, Daniel Casimiro alias Cuadro Alas, na bumawi. Patuloy ang laban. At bago matapos ang round 9, nakahanap ng Kenko ang ating kombate. Kumuneta ang sansalibong sintok sa sintigo nito at nasundot ang isa sa panga na naging dahilan ng pagbagsak ng superstar ng Argentina. Bilangan siya ng referee at nakagamit siya. At dito na nanggigil ang ating kababayan, Daniel Casimiro ay ang Cuadro Alas. Nagpakawala siya ng kalawat ka ng malalakas na sinto na tumama sa panga ng matandang Lasarte at bumagsak muli ito. Binilangan si Lasarte at si Liberte dahil tumulog na ang boy. At umasok na nga ang round 10. Dito na dinurog at minasa ng ating kababayan. Daniel Casimiro ay Cuadro Alas ang pinagmamanak at superstar ng Argentina si Luis Alberto Lasarte. Itinigil na ng referee ang laban. Matapos tumama ang malawang susunto na nagkainig sa pambato ng Argentina. Ngunit hindi pa rito nagtatapos ang laban. Hindi matanggap ng ilang Argentinian fans ang kanilang pagkatalo. At dito na po nagsimula ang riot. Dumusog ang crowd, pinagbabato ng plastic bottle at nagyukaran ang mga upuan na tilaban ng isang malakas na bagyo. Ginuyog at pinagpiestahan ang Team Casimiro. At mabuti na lang, itinago ng referee si Casimiro sa ilalim ng lona para hindi makita at tuyubi ng mga galit na Argentinian fans. At sabi nila na si Lasarte mismo ang nagbigay ng go signal para mauwi sa riot ang katatapos lang na laban. Kung nagustuhan mo po ang video na to, please subscribe at paklik na rin po ang notification bell para update po kayo sa mga susunod na ating video. Maraming salamat sa suporta mga idol.